morning. Welcome back to my YouTube channel again and again and again and again, charot. So yun guys, yung ano natin ngayon, yung video na gagawin ko po ngayon is tutorial for rebonding. Ipapakita ko sa iyo how I do hair rebonding. So sana may matutunan kayo and enjoy watching. Bye. So hi guys, good morning. The first thing na ginagawa ko bago po ako mag-hairband is binabasa ko muna yung hair ng water. Ina-spray ko muna siya. Alam niyo kung bakit? Kasi pag naglalagay tayo ng gamot, 'di ba, nauuna sa ilalim. So ang tendency kasi noon, pag hindi mo siya binasa, mas nauunang maluto yung gamot sa baba, tapos yung taas. In 1 hour, luto na yung kalahate, yung taas hindi pa. So, para hindi masyadong ma-soak yung soak. Tama ba? Soak? So, para hindi masyadong umano yung gamot sa strands ng hair niya, binabasa ko para pantay yung nito. So ma'am, kumusta naman ang experience mo sa unang pagpapagawa mo dito ng last year? Yung mga staff, ang ano nila, very accommodating. Ha? Very accommodating. Ah, very accommodating. So, malis ako. Tapos nung maligo ako, ganun pa rin siya. Wow. Kaya dito ulit ako bumalik. From the expert. So guys, tapos na natin siyang ibabad ng 40 minutes. The next is, ang ginagawa ko, dahil rebonded yung baba niya, dito tayo naglagay ng gamot. Ina-spray ko siya para maipapako yung gamot and ma-refresh yung na-rebond niya ng na-rebond last year. Thank you.
guys, na-rinse na natin. Na-blower ko na siya. So, ngayon ang gagawin natin is plancha na lang. So, ako, ang ginagawa ko is i-set mo din siya, tapos konting ganito. Magko-concentrate ka muna dun sa part na bagong tubo. After nun, i-slice mo siya. Pero syempre, make sure na talaga naluto na ng plancha yung hair bago pa ulit kumuha ng buhok na. Let it rest for at least 3 minutes para hindi siya mainit pag nilagay natin yung step 2.